tanghali at gabi kung nasaan naman kayong lugar. At gusto ko lang sanang mag-vlog about sa pagmamotovlogger. Pagiging motovlogger siguro, no? Or pagmamotovlog. So ako, disclaimer lang, ano, hindi naman ako professional or hindi naman ako sikat na motovlogger. Aspiring lang din ako. Gusto ko lang din mag-start ng aking sariling YouTube channel at makapag-motovlog. So meron ako ditong 5 tips para sa mga gusto rin mag-start ng pag-motovlogging, no? So ito, ang una nating ano nga ba ang kailangan mo sa pag-motovlog? Siyempre, unang-una ang kailangan mo is camera, motor at mic. Certified motovlogger ka na. So hindi mo naman kailangan kaagad na gumastos ng sobrang laki para lang makapagsimula sa pag-motovlog. So pero kung meron ka namang budget, mas maigi na siguro kung mag-i-invest ka sa quality na camera, no? So meron ako ditong ginagamit na ito, Insta360 ONE X2. So ang ito ang napili ko compare sa other brand, no? So ang ginagawa ko lang ngayon is inaayos ko lang yung aking external mic. Yun na lang siguro ang aking kulang kasi sa ngayon wala pa akong magandang makitang magamit para i-prepare ko dito sa Insta360 ONE X2. Para syempre maganda rin yung voice output ng iyong video, no? Hindi lang sa video quality, kailangan maganda rin ang voice quality ng iyong magiging video or magiging content or ang iyong ipapalabas sa iyong YouTube, no? So ang next is motor. Ang motor naman is as long as 2 wheels at hindi naman kailangan ng na higher CC displacement kaagad, no? Lalo na sa atin sa Pilipinas, medyo sabihin na natin mahal talaga ang mga motor, no? Pero hindi naman kailangan na aakit ka kaagad sa higher CC or 400 CC. Kung scooter man yan, mahal or mura, maliit or malaki, okay lang yan. Basta't motor, on the go na yan, pwede na yan. So ang next mo is microphone. So yun nga yung nabanggit ko kanina, hindi lang camera, hindi lang motor, at kailangan mo rin ng microphone, no? Kailangan yung quality para yung voice output or yung outcome ng yung magiging video is maganda naman pakinggan or tawag dito, malinaw ang dating sa mga manonood. So meron akong 5 tips dito siguro para sa mga YouTube channel ninyo para sa mga nagmo-motovlog. So unang-una dito is yung fashion. Kailangan pag nagmo-motovlog ka is fashion mo ang pagmumotor, hindi lang dahil porket na maraming motovlogger na sumisikat. At alam naman natin na ang pag-YouTube ay meron talagang maaari ka talagang kumita, no? Pero para sa akin kasi is kailangan pag ginawa mo ang pagmumotovlog, fashion mo siya, gusto mo ang motor, mahilig ka magmotor, mahilig ka magrides, mahilig kang mag adventure gamit ang 2 wheels, no? So hindi lang siya sinabi na pagmo-motovlog dahil may pera, kakaririn mo na. So ito, gawin mo itong pagmo-motovlog para sa iyong future reference. Malay mo after 5 years, ilang years man lang lumipas, mapapanood mo at mababalikan mo ang iyong mga videos at mapapanood mo ang iyong sarili habang ikaw ay nagmo-motovlog. So ang pangalawa is mag-practice ka magsalita. Ako, actually ako, nagpa-practice pa lang din ako ngayon. So hindi naman ako ganun kagaling pa mag-deliver ng mga salita or mag-explain ng malinaw. Pero hanggat maaari, ito, kagaya nito, nagpa-practice ako paano magsalita sa harapan ng camera dahil ako mahihiyain talaga akong tao. At yun, kailangan mo lang kailangan mo lang siyang practicein
makapag magsalita. Mahirap sa una, syempre pag nagmumotor ka magsasalita, medyo mahirap yun. Pero lahat naman yan napag-aaralan kasi yung mga sikat nga ng motovlogger is ganun din naman, pinagdaanan din naman dyan na mahirap sa una. So, sana yan lang siguro, practice lang, araw-araw. Harap ka sa camera, magsalita ka. Tapos ang pangatlo is video edit. Medyo mahirap pag-motovlog. Lalo na't ito ay more on related sa video. So, kailangan mong i-edit ang iyong mga video bago mo i-upload sa YouTube. So, meron kasing mga tipo ng mga motovlogger na masyadong marami yung effects, no? So, nasa sa'yo yun kung gusto mo silang gayahin or hindi. Kasi meron din naman mga sikat na motovlogger na sobrang smooth, sobrang simple lang yung kanilang mga videos, ano? Wala masyadong effects, direct to the point. Kahit ako mas gusto ko yung direct to the point, no? Kasi ang kailangan ko lang naman dun is yung mapipick up kong knowledge or mapipick up kong idea dun sa mga rights nila. At ang pangalawa is pang-apat pala, sorry, motovlog setup. So sa mga motovlog setup, syempre kailangan mo ng camera, full face, microphone, at helmet, syempre na full face. Sorry, nasabi ko na pala yun. So kailangan mo lang is camera, helmet, at mic, then motor. Yun lang ang kailangan mo sa pag-motovlog. Pagdating naman sa setup, kasi iba-iba naman ang reference natin, iba-iba ang ating gamit na camera. So ako, kagaya nito, ang gamit ko is Insta360 ONE X2. So ngayon, naghahanap pa lang ako ng best talaga na pwede kong magamit as microphone. Kasi hindi mo siya pwedeng ilagay dito sa harapan ng helmet mo kasi sobrang laki niya. Tsaka mahirap siyang i-mount. So ang plano ko, ilagay lang siya sa harapan ng motor ko. Then sa mga effects naman niya, meron siyang multi-view kung tawagin. So pwedeng naka-focus yung harap mo sa camera, then yung sa multi-view lalabas dun yung sa screen, yung mukha. So yun, magsasalita ka na lang sa loob ng helmet mo gamit yung wireless mic. So ako, yun ang naisip kong setup para sa aking future na pag-motovlog dyan sa Pilipinas. So, ang last is yung content. Ano ba talaga ang gusto mong maging content pag ikaw ay nag-motovlog? Kasi maraming klase ang content, lalo na sa pag-motovlog. Meron dyan yung about sa mga tutorials, about sa adventure, about sa mga gears, about sa mga safety. So marami akong napapanood na mga iba-ibang klaseng content na mga motovlogging, ano. So ang sa akin kasi, ang gusto kong maging content in the future, lalo na't magsisimula pa lang din ako, gusto ko siguro mga review, tutorials, meron naman tayong alam pagdating sa pag-aayos ng motor at sasakyan. So siguro magiging content real in the future. Then last na siguro yung adventure. So yun ang gusto kong mapili na mga content ko, no? Tutorials, DIY, yan, DIY pala, at adventure. Tutorials, DIY, at adventure. Yan ang plano kong maging content sa aking future motovlog content. So, itong limang tips na to is sana makatulong sa mga aspiring kagaya ko na pagiging pag-motovlog, no? Limang tips lang ito. So, syempre, ang una-una is yung passion mo sa iyong ginagawa. Hindi pwedeng isipin mo na para lang kumita ka. Kasi pag-upload mo sa video, hindi ka agad mapapanood yan. Hindi ka agad dadami ang views niyan. Kasi mas madali kang ma-burn out pag inisip mo na para lang sa pera. So gawin mo ang pag-motovlog para sa iyong passion or documentation sa bawat rights mo. Pangalawa, mag-practice ka magsalita sa harapan ng camera para maganda ang maging
output ng iyong mga explanations pagdating sa iyong pag-motovlog. Pangatlo, video editing. Mag-aral ka, marami ng mga video editing apps, lalo na sa cellphone, no? At sa computer. Then, pang-apat is yung motovlog setup. Kagaya ng nasabi ko kanina, helmet, camera, mic, ready to go na yan para mag-motovlog. At syempre, motosiklo. Sa pagdating naman sa motor, wala naman tayong hinihingi na criteria. As long as two wheels, as long as motor, pwede mong gamitin yan pag mag-motovlog. At syempre, ang panglima is yung magiging content mo sa iyong channel. Tutorials, adventure, DIY, at motorcycle reviews. So, napakarami yan sa YouTube. Pag nanood ka ng mga sikat na motovlogger, yan ang isa sa mga mapapansin mo sa kanila, no? Iba-ibang kanilang content. So, depende na lang siguro sa hilig nila. So, para sa akin kasi, ang future plan ko pag ako'y nakapag-start na ng pag-motovlog sa Pilipinas is siguro tutorials, DIYs, and konting adventure siguro. Yes. Mga konting adventure siguro. Yun lang naman guys, ano, ang tips para sa mga YouTube aspiring motovlogger sa sa Pilipinas. So, sana nakatulong tong video na to or yung limang tips na to para sa mga aspiring na kagaya ko na gusto mag-motovlog. So, ito, disclaimer lang, hindi pa rin ako ganun kagaling magsalita sa harapan ng camera, mag-explain, siguro kinakabahan pa ako kasi baka mabash or what. So, okay lang yun kung magbabash ka, mas maganda yun kasi dun mo malalaman ko ano yung kailangan mo i-develop sa pagsasalita mo sa harapan ng camera. Kasi hanggat walang napo ng ibang tao, hindi mo matututunan yung mga basic or hindi mo ma-improve yung iyong mga videos. So, tanggapin mo, okay lang yung bash na yan. Pero wag naman yung under the belt or sobrang pangit naman pakinggan o pangit naman basahin ng mga po. Pero kung makakatulong sa'yo, tanggapin mo para ma-develop ang iyong mga videos, para ma-develop ang iyong pag-deliver, para kung magsalita sa harapan ng camera. So, yun lang guys. At i-recap ko lang yung 5 tips. No? Content, motovlog setup, video edit, practice to talk, at syempre, yung pagiging passion mo sa iyong ginagawa. Kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Kasi ang kita naman, siguro sabihin natin meron talaga. Pero after na siguro yan, bonus na lang siguro yan. Ang importante ngayon is yung nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, nag-e-enjoy ka sa pag-motor mo, na i-document mo yung bawat rides, no? Para soon, or in the future, mapanood mo ang mga video mo habang ikaw ay nag-motor. No? So yun lang, maraming salamat at God bless.